mahilig ka ba sa kape? So nakita mo na sa thumbnail na pwede ang mga coffee na galing sa McDo, Starbucks, Dunkin', Krispy Kreme, at kung saan-saan pang coffee shop. Sa intermittent fasting, pwede din ang kape, tea, at syempre, ang water. Maliban sa bullet coffee, ano pa ba ang mga kape na pwede sa keto or low-carb diet? At saka, napakababa ng calories. Alam mo ba, ng isang tasa ng kape ay mayroon lang siyang almost 5 calories? Alam mo ba na ang kape ay makakapagpabilis din ng pagbawas mo ng timbang? Kapag hahaluan ko ba ang kape ng equal at saka ng stevia or kahit anong sweetener na pwede sa keto or low-carb diet, pwede pa rin ba siya sa fasting? Pwede bang lagyan ko ng all-purpose cream ang aking coffee? Hi guys! This is Dean. Welcome back to my channel. Gaano karaming tasa ng kape ba ang dapat inumin sa isang araw? Isa sa pinakamaraming inquiries na nare-receive ko ay kung ilang tasa ng kape ang pwedeng inumin sa isang araw kung ikaw ay nasa keto or low-carb diet. Ganito ba yung tasa mo? Or ganito kalaki? Kung ikaw ay nasa keto or low-carb diet o kaya nasa intermittent fasting, then panoorin mo tong video na to hanggang dulo para malaman mo yung mga kasagutan sa tanong mo. Pero just in case hindi ko mabanggit lahat kung ano yung mga tanong mo o mga sagot sa tanong mo, let me know down the comment section below kung ano pa yung mga tanong mo para masagot natin. It's either sa Facebook, sa Instagram, or pag gumawa ulit tayo ng video. Pag nasa intermittent fasting ka, pwede ang coffee, pwede ang tea, at ang water. So long as pure lang sila kasi mabibreak ang intermittent fasting o kaya makikick out ka sa fasting kapag nag-i-intake ka ng calories. Pero depende pa rin sa tolerance ng katawan natin or yung body natin kung kaya niya yung ilang amount ng calories pero hindi pa rin makick out sa ketosis o kaya sa fasting. So as you go along, sa fasting period mo o kaya sa diet mo, ito yung general rule of thumb. The general rule of thumb is that if you stay under 50 calories, then you'll remain in the fasted state. Pero hindi lahat nga ay kayang itolerate ng katawan. So iba-iba yung mga pangangatawan natin, depende na lang yung sayo, so kailangan mo na lang mag-experiment tsaka i-observe. As much as possible para make sure or ma-insure mo yung sarili mo 100% na ikaw ay nag-stay sa ketosis, ganun na rin sa fasting, is kapag wala kang calorie intake or zero calorie intake. Alam niyo guys, marami naman talagang brand ng coffee or ng kape na pwede talaga nating i-intake at magstay pa rin tayo sa fasting o kaya sa ketosis. Ito yung mga pure black coffee. Okay, so pure black meaning to say wala kang hinahalo na kahit ano. Hindi ito 3-in-1, hindi ito 2-in-1, lalo nang hindi 7-in-1. Kasi kung ano-ano na talagang naglabasan ngayon. And then, marami ding nag-i-inquire or nagme-message sa akin na pwede bang uminom ng mga coffee na parang may dietary effect o kaya coffee na nakakapag-lose ng weight. Pasensya na medyo maingis yan. Ayan, nakakapag-lose ng weight. Hindi na kailangan kasi kung ikaw ay nagfa-fasting o kaya nasa keto or low-carb diet, mag-lose ka ng weight as mas maganda yun kapag naturally mong ginagawa. Kaysa uminom ka pa ng mga ibang supplements na nakakapagpayat na nilalagay nila sa kape. Pagdating naman sa brand, marami naman talaga Nescafe, Nescafe Gold, kahit yung mga ganito oh, na nasa stick na Nescafe, ito, classic, kahit yung decaffeinated, okay pa rin yun, basta pure siya, wala siyang halo na kahit ano. Pero yung mga ganitong kape, yung mga kaping barako, okay lang to sa akin. Basta ilalagay ko siya sa coffee press ng ilang minuto, mga 3 to 4 minutes or depende sa'yo kasi the more na hinahabaan mo yung minutes na nakababad yung mainit na tubig dito is mas mapait siya. So yung ganito, sa Sozo PH to pwede. So check nyo na lang sa description box kung saan to pwedeng bilhin. Pero ito lang ay isang uri ng Arabica. Kaping barako din lang siya. So, mayroon din akong kaping barako na nanggaling sa Batangas na kahit wala naman siyang brand name talaga, pwede rin yon. So, pwede ka bang uminom sa Starbucks, sa Dunkin' Donut, actually kahit sa McDo. Ang dami-dami, kahit sa Krispy Kreme, basta pag pumunta ka ng mall, kasi nga medyo nakakalabas na rin lang naman tayo, pwede, basta make sure na brewed coffee, actually kahit anong kape, brewed, o kaya coffee, Americano, pwede yung mga yon, espresso, pwede, basta pure black coffee. At madalas,
Kasi merong available na black coffee option sa mga coffee shop. Kung tatanungin mo naman kung ang kape or coffee is good for weight loss, syempre tatanungin natin si Comparing Google. At ito ang ibibigay niyang sagot. Black coffee has an element called chlorogenic acid, which is known to speed up weight loss. If you consume black coffee after supper or dinner, the presence of chlorogenic acid slows down the production of glucose in the body. Moreover, the production of new fat cells is decreased, meaning lesser calories in the body. So, meaning to say, nakakapag-speed up siya ng weight loss, kaya okay ang kape kung ikaw ay nagda-diet or nasa pagpapapayat ka na process. Pero narinig naman natin, ang binanggit din niya ay black coffee, so hindi yun hahaluan ng sugar. Kasi kung nasa fasting period ka, o kaya nagpa-fast ka lang talaga, wala kang pakialam sa keto or low carb diet, papayat ka pa rin naman, pero during fasting hours, dapat wala kang hinahalo sa kape mo. Kung tatanungin mo naman ako about bulletproof coffee, siyempre, makikick out ka na sa fasting. Kasi kung ano-anong ilalagay mo doon. Actually, yung mga ilalagay mo pa lang na butter o kaya ng oil, may mga calories na yan. So, makikick out ka na. So, ang bulletproof coffee sa ketogenic diet or sa low-carb diet ay nakakapagpa-kick out sa fasting. So, kung lalagyan mo rin yung kape mo ng all-purpose cream, it's either Nestle o kaya itong Magnolia, mayroon din tong calories at mayroon din siyang carbohydrates. Though mababa, pero pwede ka pa rin makick out sa ketosis o kaya sa fasting. Pero kung hindi mo nga kaya talaga yung pure black coffee, actually pwede mo naman talagang sanayin yung sarili mo. Ako, nabanggit ko kanina, hindi ko kaya. Tinry ko na yung iba't ibang uri ng pag-intake ng black coffee. Ito, nakakaya ko minsan, pero konti lang yung naiinom ko mga kalahati or ilang konti lang na sip-sip. Pero kapag ka ito, yung mga ganito, nakakaya ko yung one cup. Kasi para sa akin, yung mga to, masyadong mapait. Pero, pwede mong itry na unti-untiin. Ako, ginagawa ko yun, so update ko kayo kung kaya ko na din uminom ng pure black coffee. Kasi hanggang ngayon, kaya ko pag kaping barako, pero pag mga ganito, hindi ko din kaya. Sobrang mapait para sa akin. Pwede bang gumamit ng Equal Gold? First time kong bumili ng Equal Gold kasi ito ay mayroong sucralose. Ang sucralose kasi sa akin, yun nga, as you go along talaga ng keto or low carb diet o kaya ng fasting, alam mo naman kung ano yung mga sweetener, itry mo yung iba't ibang sweetener para alam mo kung ano yung nagpapa-crave sa'yo ng sweets. Ako, pag nag-i-intake ako ng mga sweeteners na in a form of sucralose, ayun, naghahanap lalo ako ng sweets. So, ngayon lang ako bumili at ayan, naka-seal pa, hindi ko pa ito binubuksan at hindi ko pa siya nagagamit. Kasi nga, ang sucralose para sa akin ay nakakapag-trigger para ako ay maghanap pa ng mga sweets, lalo na kapag after kong kumain. Itong stevia, mas okay to sa akin, ayan. So, itong stevia, nabili ko lang to sa Save More. Available, actually, kahit ito, available siya sa Save More sa mga big supermarkets. Ayan, available tong mga to. So, since hindi mo kaya yung pure black coffee at gusto mo siyang lagyan ng mga sweetener, tatanungin natin si Comparing Google kung makikick out ka ba sa ketosis or hindi. Sabi niya, artificial sweeteners may stimulate insulin release. You can try fasting with the sweeteners. If you get good results, then continue. So, yun lang naman talaga yung ibig niyang sabihin. Nabanggit natin yung body tolerance kanina. So, yung kung ang body mo ay hirap na matolerate yung mga sweeteners o kaya kung ano yung mga ilalagay mo pa sa coffee mo, kahit na mababa yung calories niyan, wag na. Mag pure black coffee o kapag hindi kaya, syempre green tea o kaya water na lang. Kung hindi nyo pa napanood yung mga iba't ibang uri naman ng soft drinks na pwede sa keto or low carb diet at yung mga binanggit ko doon na pwede mo pa rin i-intake, hindi ka makikick out sa fasting, always remember guys na mayroon talaga mga additional na dinadagdag sa mga ganong inumin, soft drinks man yan, kape man yan. Kapag binili mo yan sa supermarket, tsaka ready to drink na siya at nilagyan siya ng mga artificial sweeteners, ikaw na yung bahala kasi pwedeng hindi ka makick out, pero in the long run, hindi mo naman mahabaan yung fasting hours mo kasi nagki-crave ka na ng sweets or naghahanap ka ng food after mong mag-intake ng mga ganong uri ng mga liquid.
nabanggit ko yung mga 3-in-1 na ganito. 3-in-1 ba to? 3-in-1. Ayan. Mataas ang calories tsaka carbohydrates ng mga to. So, makikick out ka talaga sa mga to. Tulad nito, ang calories nito ay 128. So, go over na talaga agad. At may mga sugar content din kasi itong mga to. Siyempre, mataas din ang carbohydrates niya. Ang isang ganito lang ay mayroon na siyang 22 grams. So, kahit yung ganito, pareho sila 22 grams din ng carbs, 158 ng calories. So, lahat ng mga 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1, automatic yun. Makikick out ka kasi napakataas ng calories nila. Ang concern mo naman ay, is it okay to drink bulletproof coffee every day? Tatanungin na naman natin si kumparing Google at ito na naman ang sagot. Bulletproof coffee is a growing diet trend that combines coffee, oil, and butter as a substitute for breakfast. Drinking coffee in moderation is not harmful and may even have health benefits, but adding large amounts of saturated fat to coffee may be damaging to your long-term health. How many times a day can I drink keto coffee? But don't think that a normal cup of Joe and keto coffee can be interchangeable. Too much coffee might have the opposite effects. Dieters should stick to one cup a day and drink it in the place of a meal, not as a beverage to have alongside your breakfast. Ayun na nga, ayon kay Google, mas maganda kung one cup a day sa bulletproof coffee at mas maganda kung ito ay gagawin mong meal, hindi yung kakain ka ng isang meal tapos meron ka pang bulletproof coffee kasi pwede kang mag-over sa macros mo kung ikaw ay nasa keto or low-carb diet. So, siguro, i-check mo na lang yung mga portion ng mga kinakain mo. So long as pasok naman yung intake mo sa macros ng keto o kaya hindi ka naman nag-o-over ng 20 grams sa carbohydrates, you're still good. Pero kung black coffee lang naman yung iinumin mo, ito naman yung ating kasagutan. So syempre, tatanungin na naman natin si kumparing Google. How many cups of coffee a day is healthy? Multiple studies have found that a daily coffee intake of 4 cups is a safe amount. Even federal dietary guidelines suggest 3 to 5 8-ounce coffee or cups of coffee per day, providing up to 400 milligrams of caffeine, can be a part of a healthy diet. So, syempre, kung ganito naman kalaki yung tasa mo, syempre, hindi naman 4 na cups yung iinumin mo. Pero, depende pa rin yun sa'yo kasi ang pag-inom mo ng kape, pwede din makagambala sa pagtulog mo. Alam mo naman na ang pagtulog ay kailangan natin kung ikaw ay nagda-diet kasi nakakatulong din ang tulog or nakakatulong talaga ang tulog para tayo ay pumayat. If you want to know more about intermittent fasting at kung ano yung mga dapat gawin para mas mabilis na pumayat kapag ikaw ay mag-intermittent fasting, check out my previous videos or sa description box below kasi ilalagay ko na lang doon yung mga link ng mga previous videos ko related sa intermittent fasting, ganun din sa mga drinks na pwede mong inumin during fasting hours or kapag ikaw ay nasa keto or low-carb diet. As always, don't forget to share, like, and subscribe and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. At kung may mga iba ka pang katanungan, let me know down the comment section below at sasagutin natin yan sa ating next video or tune in sa aking Instagram or sa Facebook kasi doon ko na lang ilalagay yung mga sagot. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!